Hello mga Meg! Welcome po sa channel Usapang Sikat. Sa video na ito, makikilala nyo na lubusan ng isang actor, businessman, real estate investor at politician na si Nash Aguas at kung gaano nga ba siya kayaman. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, ang kanyang mga naging karelasyon, kung kailan na saan siya nagsimula sa kanyang karera at kung gaano nga ba kalaki ang kanyang network. Masisilip na rin sa video na ito ang kanyang mga naipundar gaya ng kanyang mga negosyo, bahay sa Cavite at Las Vegas, farm lot, real estate at ang kanyang sasakyan. Pero bago natin pagpatuloy mga Meg, please click the subscribe button and notification bell. Thank you! Si Ian Zachary Nash Victoriano Aguas o mas kilala sa pangalan na Nash Aguas ay sinilang noong October 10, 1998 sa Cavite City. Ang kanyang mga magulang ay sina Senate Victoriano Aguas at Alan Aguas at siya ay may kapatid na babae na ang pangalan ay Aliana Ketin Chloe Aguas. Ang kanyang mga magulang ay naghiwalay noong taong 2014 at siya ay 16 years old sa panahon na yun kaya naging breadwinner siya pero sandali lamang kasi nandiyan naman kanyang lula na palaging nakasuporta sa kanila. Nahihirapan siya sa simula sa hiwalayan ng kanyang mga magulang pero kalaunan ay natanggap at naintindihan niya ang mga desisyon ng kanyang mga magulang tungkol sa hiwalayan nito. Para sa kanya, ang paghiwalay ng kanyang mga magulang ay isang blessing dahil mas nagpupursige siya at ayon sa kanya, kung hindi dahil dito, baka hindi nanabot kung ano ang kanyang mga nakamit ngayon at baka katulad din siya sa ibang mga teenagers na nagpa-party at walang direksyon sa buhay. At ngayon ay nanatili namang magkaibigan ang kanyang mga magulang at may komunikasyon sila sa isa't isa sa kanyang ama. Si Nash mga Meg ay nakapag-aral sa Southville International School and Colleges at kumuha ng kursong Bachelor of Arts in Business Administration, Major in Marketing Management. Alam niyo ba mga Meg na ang favorite subject ni Nash ay math, ang kanyang favorite rom-com movie international ay Notting Hill, ang kanyang all-time favorite musician ay si Michael Jackson, ang kanyang all-time favorite basketball player ay si Stephen Curry at siya ay may 1 million followers sa kanyang Instagram. Ngayon ay alamin natin mga Meg ang kanyang mga naging karelasyon. Alixa Ilacad. Si Nash at Alixa ay love team partner simula 2016 hanggang 2018 at ang pangalan ng kanilang love team ay Enlix at sila ay unang ipinaris noong 2012 sa ABS-CBN youth-oriented TV series na Love You. Inamin ni Alixa sa isang panayam na si Nash ang kanang first love at inamin rin niya na ang taong nasa puso niya nang isinulat niya ang kantang Paano ay si Nash. Napikto na tapaisip si Alixa sa mensahe noon ni Nash kay Mika sa Instagram na 13 years and I still love you kasi sa loob ng 13 years na yon ay nandun siya. At sinabi ni Alixa na mayroon siyang 4 to 5 years sa 13 years na yon. Sinabi naman ni Alixa na kahit halos 5 taon sila nagkaroon ng mutual understanding ay hindi sila officially in a relationship noon. At sinabi rin niya na sila ay hindi magkaibigan ni Nash pero napatawad na niya si Nash at nerespeto nila ang isa't isa. Mika de la Cruz. Si Nash at Mika ay bahagi ng longest running kidigag show na Going Bulilit at kabilang sila sa Batch 7 graduates noong 2011. Nagkatrabaho na rin silang dalawa sa iba't ibang teleserye gaya ng Dahil May Isa Ikaw at Guns N' Roses at pareho na silang naging bahagi ng teen comedy series na pinamagatang Love You. Inamin nilang dalawa na ang kanilang first met ay noong May 3, 2007 sa set ng Chanax na isang horror thriller film. Pagkatapos na isang taong panliligaw ni Nash kay Mika, sila ay naging opisyal na magkasintahan noong October 20, 2018. Sa isang panayam, nilinaw ni Nash na hindi na niligawan si Mika habang nakipag-date pa siya sa kanyang ka-love team na si Alixa Ilacad. Sinimulan daw niyang niligawan si Mika pagkatapos nilang maghiwalay ni Alixa. Iginiit ni Nash na hinding-hindi siya gagawa na ganitong kataksilan dahil galing siya sa broken family. At ngayong taon ay mag-4 years na sila ni Mika bilang magkasintahan. At ngayon ay alamin naman natin mga Meg kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. Una pinasok ni Nash ang showbiz matapos nitong sumali sa talent search na Star Circle Quest kung saan nanalo siya at nakamit niya ang titulong Grand Kid Questor at nanalo rin siya ng special awards na Darling of the Press sa Final Night. Mas lalo pang nakilala si Nash bilang child star na maging bahagi siya sa kidigag show na Going Bulilit. Mula noon,
Sunod-sunod ang mga proyektong natanggap niya. Noong 2011, sina siya ay may anime series na Heroman na Tagalog dub version, kung saan siya ang may-ari ng boses sa main character nito na si Joey Jones. Sa mga nakarang taon, si Nasha ay pinaris kay Alexa Ilacad at nagkasama sila sa Sunday 10 sitcom show na Love You at sa afternoon drama series na Doble Cara. Noong 2014 hanggang 2015, nagkasamang bumida si Nasha at Alexa sa kanilang first leading role sa primetime drama series na Bagito at muling pinagtambal sa teleserye na The Good Son. Noong 2018, nagbida siya sa teen suspense thriller film na Class of 2018 at kasama niya ang former Gwen Bulilit co-star na si Charlene San Pedro. Noong 2021, si Nasha may TV show comeback na Huwag Kang Mangamba kung saan gumanap siya bilang supporting character na si Apollo. At pagkatapos nito, ay pansamantalang napahinga siya sa pag-arte dahil pinagtunan niya napansin ang plano sa pagtakbo bilang konsehal sa Cavite City sa 2022 elections. At dahil mabuti ang kanahangarin sa kanang pagtakbo, ay nanalo siya at nahalal bilang city councilor o konsehal kung saan nakakuha siya ng 29,600 na boto at nakuha niya ang number 2 spot. Ngayong 2022, sina siya nagbalik after 7 years sa longest running kapamilya action drama series na If Pages Ang Probinsyano at gumanap siya bilang Batang Cardo Dalisay kung saan una siyang napanood sa programang ito noong 2015. Ang kanyang iba pang TV shows at mga pelikula ay Mga Anghel na Walang Langit, Gulong ng Palad, Kalya Lili, Maria for the Luna, Princess Sarah, Lubo, May Bukas Pa, Tanging Yaman, ASAP, Home City Home, The Gift, Shake, Rattle and Roll 8, 9 and 12 at marami pang iba. At ngayon mga Meg, ay malalaman nyo na kung gaano nga ba siya kayaman. Ayon sa WatchTheNetwork.com, ang estimated net worth ni Nash ay umabot hanggang $3 million o 150 million pesos. Kasabay ng kanyang showbiz career, ay tinahak din ni Nash ang pagiging isang entrepreneur. Siya lang naman ay may 11 branches sa kanyang Japanese restaurant na Moramensa ngayon at may plano pa siyang magbukas ng marami pang branches nito. Bukod sa kanyang ramen business, meron na rin siyang grill resto ngayon na Grillist. May mga naipunda rin siya na real estate sa edad na 18, may nabili siya na lupa sa Tagaytay at sa San Jose del Monte, at may farmland rin siya sa Nueva Ecija. Silipin naman natin mga Meg ang ilang bahagi ng kanilang bahay sa Cavite at ang kanyang bahay sa Las Vegas. May sasakyan ng si Nash na Mitsubishi Montero Sport na nagkakahalaga ng mahigit 1.5 million pesos at may iba pa siyang mga sasakyan na hindi niya pinapakita sa publiko. Nakakahanga talaga si Nash dahil kahit nasa 20s pa siya ay ganyan nakadami ang kanyang mga naipundar. Hanggang dito na lang muna mga Meg, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Thank you and God bless!